Hello, magandang araw sa ating lahat mga ka-family. Welcome sa ating panibagong video ngayong araw. Ngayong araw, ating tatalakayin kung paano at ano yung mga dapat gawin pag may nangyari ng mga ganitong bagay gaya ng pagkasakit ng manok. At ipapakita ko din sa inyo ang iba't ibang klase ng aking pagbibreed ng aking mga manok, yung mga mix up ng iba't ibang klase ng manok, mixed to native to heritage. Ngayong araw, namatayan tayo ng isang Rhode Island Red na 4 breeders na sayang, pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung mangyayari pag iba yung panahon. Mga isang linggo na kasi na malakas yung matindi yung init, tapos may ulan na konti, kaya doon siguro nagsimula yung mga sipon nila. Ngayon, meron kaming dalawa ngayon na naka-separate na mga manok na Rhode Island Red at isang 45 days na may sipon. Siniparate namin kasi para maiwasan yung pagkahawa-hawa, kasi mahirap na. Madama yung ibang magaganda yung katawan. At ngayong araw, ipapakita ko din sa inyo na ito yung ating Black Astrolope na nangingitlog na. Malaki yan, nasa 2 kilo't kalahati. Tapos ito yung mga kasamahan niya ng itlog din. Yan, yung isang Rhode Island Red na, tapos yung 2 Black Astrolope. Yan sila yung naging itlog. Yan yung inuipon ko para ma-incubate and then para makapapisa kami, para maparami na rin yung ating mga manok. Tapos ito yung mga 4 breeders na paparating na mga 4 breeders. Ngayon, ipapakita ko rin ito, yung aking mix na native at Harvard Sasu na 1 month old. Malaki siya bilang isang native kasi talagang mahalata mo talaga yung pagiging Harvard Sasu niya. Malaki siya for 1 month old. At ito naman yung pure Sasu na 1 week old, ongoing sila sa pagpapalaki. Yan yung magiging mix ko sa Rhode Island Red ko if in case na magdami pa. Papakita ko sa inyo, ito yung may 2 may sakit na Rhode Island Red. Tinago ko muna dito, tapos isang 45 days. Kasi inaagapan ko pa ako ma-recover nila. Pero kumakain pa naman. At check na lang natin kung bukas magiging okay at ihalo ko ulit sila sa mga magaganda pa yung pangatawan. Nung pinainom ko sila ng Primoxil at pinainom ng tubig na hinaluan ng dinikdik na sili, ayun, parang gumanda yung pagkain nila, tapos medyo lumakas. At check na lang natin bukas kung ano yung magiging resulta. Disclaimer lang po, hindi po ako eksperto, napapanood ko lang po ito sa YouTube at ina-apply ko lang sa aking pagmamanok. Salamat at God bless!